Good morning mga kasabong. Guys, good morning. So medyo maulan kagabi. Pero good news naman, napaliguan na natin yung ating gagamitin na brood bull stag at yung ating brood pullet. Na-deworm na rin natin sila, napaliguan na sila. Kaya yung ginagawa ko na lang ngayon ay yung nagbibigay ng vitamins pambalik ng mga katawan nila. Pampalakas. Bali nilabas ko muna yung ating gagamiting lalaki kasi umulan kagabi, kaya kagabi hindi ko sila inilabas. Ngayong umaga, medyo okay yung panahon, hindi masyadong mainit, kaya inilabas ko siya. Pati yung babae natin na gagamitin, inilabas na rin natin. So nandyan doon sila, pa-chill-chill lang muna sila dyan, yung mga alaga natin. So yung pag-uusapan naman natin ngayon guys is yung incubator na ginawa natin. Actually, sinet up ko lang siya ng ibang setup. Actually, kuhan siya na incubator yung plastic. So napakita ko naman na sa inyo yan guys. At ngayon is yung pang 18 days ng itlog na in-incubate natin. At syempre, wala tayong hatcher. Kaya yung gagawin natin ay tatanggalin natin yung pinakalalagyanan ng itlog, tapos doon na lang natin ililipat yung hatcher. Yung humidity lang yung babaguhin natin. So tingnan natin guys. Eto guys, eto yung ating ginawang set up ng ating incubator. Nasa ibabaw ng ref. So bali ito. Ayan. So pang 18 days na ngayon guys. At ito yung init niya. Ito yung thermostat, 37.8. Tapos yung humidity naman ay ewan ko kung kita, pero ano yan guys, 72. 72. Ayan. So ibababa natin to ngayon guys para malipat natin yung itlog mismo. Tatanggalin natin itong itong may yelo na lilalagyan ng itlog. Right, so nababa na natin guys. Ayan kita na. Ayan, 72. Alright. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin to. Tara, pakita ko na lang sa inyo. Off muna natin guys. Ito. Ito mga itlog, ilagay muna natin sa tray. Tapos dito natin ilalagay, guys. Dito lang. Dito natin ilalagay. So, sana hindi mahulog yung sisiw. May butas sa gitna. Pero hindi yan. Inaamoy ko siya kung mabaho. Kapag mabaho, sira. Thank you.
ito isa medyo may amoy. Hindi na natin sasala. Balik natin. Sila sa loob, guys. So after 3 days, hintayin natin na mapisi sila after 3 days. Alright. So i-on natin. Siyempre, bumaba siya kasi in-open natin yung incubator at itong thermostat. Bumaba rin. Kasi inopen nga natin yung incubator. So as much as possible, kailangan natin makakuha ng mataas na humidity. Yan, okay na yan sa akin, 72. Kung umabot man 75, okay lang. So kinulose ko na itong isa. May butas to. Yung isa ay open lang muna. Tingnan natin kung ano magiging epekto ng humidity sa loob kapag naka-open pa itong isa. Testing lang muna to, guys. Testing lang muna to. Kasi ito, hindi to ganito talaga yung nakalagay dito. Meron siyang parang electronic na ano. Makita nyo yan sa ibang gumagawa ng incubator. Pero itong sa akin, parang sinet up ko siya ng iba. Para mas magamit ko siya ng maayos. Kasi yung luma nito, hindi siya gumagana ng maayos, hindi nagbibigay ng maayos na humidity. Kaya sinira ko, pinalitan ko ng ganito. Alright, so ibalik natin sa taas, guys, para relax na sila. Guys, nagbigay na rin ako ng gamot. Vitamins sa ating mga alaga. Yung gagamitin natin pang breeding, meron na akong imiligay sa kanila. So every 3 days, nagbibigay ako sa kanila ng vitamins. So yun yung isa din sa ano, isa din sa pampaganda ng katawan na binibigay natin sa ating mga alaga. So yan. Ito basang-basa kagabi. Ito rin. Yan din. Brood bull stag natin. Yan siya. Ito rin. Siguro pupungusan ko to, guys. So ibabaw lang. At yung ating babae. Alright. Sana naman ganito lagi yung panahon, guys, no? Kasabong kasi yeah, medyo uminit na. Ito yung gustong-gusto talaga ng mga kasabong natin na hindi masyadong maulan o hindi laging unaulan. Kasi kapag naulan, talagang stress yung manok. May sipon, may mga lumalabas na mga sakit. So, maigi na itong ganitong mahalan na kung mainit, huwag lang yung laging ulan ng ulan. Diba, mga kasabong? So, yun muna yung update natin, mga kasabong, sa ating backyard. Sana mapisa yung in-incubate natin na mga itlog. Para kung okay man yung resulta niyan, ay magpapadami tayo nitong ating 5K sweater sa 5K sa 5K over Gilmore na babae. So hopefully maganda yung resulta. So maraming salamat, guys. Pa-subscribe na lang. Paluson, Visayas, Mindanao ka man, shout out sa inyong lahat. Or mapasa ibang bansa ka man, shout out po sa inyong lahat. So sa susunod ulit, guys.